Hi guys, Lara PH, nagbabalik. Ito na naman tayo para sa bagong ikakabit o i-install natin para sa ating Honda Click. Kung hindi nyo na may tatanong, lagi akong naghahanap ng kakaiba para sa ating Honda Click version 2. Dahil alam nyo naman, ang dami na natin sobra sa kalsada, kaya eto ako, kahit papano, gusto kong maiba sa ating mga kapwa Honda Click user. Ang nagustuhan ko nga pala dito is nakadagdag porma syempre sa mukha ng ating motor. Kasi ako, gusto kong mapalaki kahit papano yung mukha ng ating Honda Click. Para naman makasabay kay Aerox. Kaya ito, nakahanap tayo ng accessory para sa ating motor. Ito nga pala yung tinatawag na aerodynamic side winglet. Nabili ko nga pala ito sa Shopee guys sa halagang 1,500 pesos. Meron kamahalan pero solid naman ang pagkakagawa. Gawa nga pala ito sa fiber guys and mukhang matibay naman siya. Lagay ko na lang dyan sa description box yung link kung saan ko ito in-order. Ayan, bago natin install, linisin muna natin ang motor natin para rekta install na din. Tara! Ayan guys, paalala lang. Bago natin paliguan ang ating motor, huwag natin kakalimutan isara itong susian natin. Para safe siya sa tubig, di ba? Ayan guys, share ko na din itong water spray na ginagamit kong palinis sa motor natin. Napili ko din pala ito sa Shopee. So far, goods na ito sa akin guys. Almost 6 months ko na din itong gamit. Soon, mag-vlog tayo ng mga Shopee budol na na-order natin online para ma-share ko din sa inyong lahat, diba? Mas maganda mag-invest sa ganito guys kaysa lagi ka nagpapalinis sa mga car wash o motor wash. Bukod sa nakatipid ka na, mas malinis mo pa ng maigi yung motor mo, diba? Kaya order na kayo guys. Tara nga, umpisaan na natin. Ayan guys, punas time na at meron tayong tatlong ginagamit pagdating sa pagpapatuyo ng motor natin. Una is itong clean cham na pang-absorb ng water. Ito yung gagamitin natin para alisin yung halos lahat ng mga tubig-tubig sa motor natin. And after naman ito, tsaka natin punasan ng tuyong malinis na microfiber towel para sa mga fairings natin para iwas gasgas sa ating motor. And last naman, gagamit naman tayo ng medyo hindi kalinisan na tuyo din na microfiber towel para naman sa mga ilalim at singit-singit ng ating motor. Ayan. And guys, tapos na tayo at kitang-kita naman na parang halos bago pa din kahit magtatatlong taon na yung motor natin. Dahil lang din yan sa maayos na process ng paglilinis ko ng motor, syempre. Kung matatanong nyo pala guys, gamit ko madalas na sabon o shampoo sa ating motor is yung mga pinaghalong dishwashing liquid, hand wash liquid, and sinamahan ko na din ng dishwashing powder para mas mabula. And experiment ko lang naman yan guys and so far hindi naman nawawala yung kulay at kita nyo naman din na sobrang tintab niya kahit walang magic gatas. At eto, install na natin yung winglet natin. Huwag kayong kukurap guys ha, dahil mabilis lang naman to. Ayan, hunahin na natin to sa kanan. Bali, tatanggalin lang natin tong double adhesive tape din, tsaka natin isasalpak. Ayan.
Ayan, tapos na guys. Bali, isasalpak lang natin yan dito sa kanan. Ayan, bali yan. Meron naman siyang pagdidikitan o paglalapatan. Yung mismong winglet natin. Ayan, tutok lang natin itong nakapatulis na yan. Then, tsaka natin ilapat ng ano, mabuti. Then, bago natin diinan ng pagkakadikit dun sa bandang itaas, ipwesto muna natin itong sa baba. Ayan, pag nakuha na natin yung tamang pwesto ng winglet, tsaka na natin diinan yung merong mga double adhesive tape para mailapat natin ng maayos. Ayan. Ayan, siguraduhin lang natin mabuti na nakadikit talaga siya. Baka mamaya kasi malaglag pag nasa biyahe na tayo eh. Or pwede ring takaw mata siya sa mga magnanakaw, hindi natin alam. Lalo na, isang hatakan lang to ng masamang loob, kaya siguraduhin natin madikit talaga. Yun o, tapos na guys o, nakakabit na natin yung sa kanan. Grabe, nangangas. Nakadagdag pogi sa motor natin. Bumagay siya sa kulay matte black ng motor natin. Eh, no? Sa Shopee kasi guys, matte black lang talaga yung kulay niyan. Eh. Pero pwede nyo naman siyang kulayan. Ito, sunod na natin agad yung sa kaliwang winglet. Tapusin na natin to guys dahil excited na ako makita kung ano yung kakalabasan. Ayan guys, tapos na natin yung magkabilang winglet. Madali lang install, di ba? Sa totoo lang, medyo napapaisip lang ako kung takaw mata ba siya sa magnanakaw eh. Kasi isang hatakan lang nito, pwedeng tanggal agad to, di ba? Kung yung mga mati nga nananakaw eh, ito pa kaya. Bali update lang pala guys. Dahil nag-aalangan ako sa dikit, bumili na ako ng original 3M double adhesive tape na super strong talaga para wala akong kabakaba na matatanggal siya sa biyahe, di ba? Bago ko tapusin yung video guys, gusto ko lang ulit magpasalamat dahil ito, nakalagpas na tayo ng 500 subscribers dito sa YouTube. Sobrang malaki na yan guys para sa akin, kaya sobrang salamat talaga sa suporta. At hihingi na din ako ng suporta nyo guys pagdating naman sa aking Facebook page. Nag-uumpisa na din kasi ako sa Facebook para mas masubaybayan nyo pa yung mga munti kong vlogs. Gagawa pa tayo ng mga pangmalakasang setup dito sa ating Honda Click, kaya abangan nyo pa yung mga susunod nating i-upload. At eto, bigyan ko na lang kayo ng short montage sa bagong install na winglet sa ating Honda Click. Hanggang sa susunod ulit na upload. Thanks guys!